Choleng, nakuha mo kang naaalala ni Sabel itong si Dido. Kasi kanina, nakita ko dun sa pinyahan, umiiyak si Sabel. Lilipas din yun, Nay. Normal lang naman na mamiss niya Santa Elena dahil dun siya lumakit, nagkaisip. Pero sigurado ako, nag-iisip siya at nag-aalala para kay Dido eh. Alam mo, akala ko matigas ang ulo ng anak mo. Pero sa mga importanteng bagay pala eh, sinasakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan. Para lang sa kabutihan ng lahat. Naila. Oh, andito ka na pala. Oh, anak. Bakit ngayon ka lang? Eh, Nay, matumal po yung benta ngayon ni. Kaya hinintay ko po muna maubos yung pinya bago umuwi. Sige po. Anak. Po? Salamat, ha? Bakit po, Nay? Alam kong hindi itong pinangarap mong buhay. Ang mamitas at magtinda ng pinya. At alam ko rin na hinahanap mo ang buhay natin sa Santa Elena. Pero may minsan, hindi ka nagreklamo sa nangyayari sa ating lahat. Nay, ang mahalaga po, magkakasama tayo ng tatlo. Ligtas po tayo at malayo po tayo sa Santa Elena. Malayo po sa mga taong mapanghusga. Kapag kaya mo nang bumiyahe, pupunta na tayo sa seminaryo. I-interviewin ka ng rector. Kukuha ka ng psychological exam and IQ tests. Yes, ma'am. Dito malapit mo na makumpletong requirements. Ilang linggo na lang, papasok ka na sa seminaryo. Yes, ma'am. Anak, ito na yon. Mula sa araw na to, hindi ka nagagawa ng kalokohan. Ilalaan mo na ang buhay mo sa Diyos. Yes, ma'am. Wala nang sabel-sabel. Narinig ko na sinabi mong mahal mo pa rin si Sabel. Dito, tigilan mo na si Sabel. Huwag mo na siyang hanapin dahil wala na siya. Nagpapari ka na. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Yes, ma'am. Good. Bakit na naman? Ay, sweet, Raymond, kahit di ka pa nagsasorry, pinapatawad na kita. Narealize ko na wrong shape naman kung may insecure kay Isabel, di ba? Eh, wala naman siya dito. Saka, mas maganda at sexy naman ako sa kanya, di ba? Oo, oh, sige! Sabi mo eh! Kaya walang tayo para pagsilosa ko siya. Kaya okay na tayo. Ay, wait. May gift ako sa'yo. Happy Monster Eve! May gift pa! Toy Monster Eve! Talaga! Monster Eve! Kasi exactly 1 month ago, I gave myself to you. Kaya Monster Eve natin ngayon, di ba? Ano ka ba? Sige. Ay, wait, taga. Close your eyes muna. Close your eyes. Ay, may gift ang ship pa. Close. Ang ganda na nga. Yan, open. Diba, Raymond and Kimberly? Parang yung mga sikat na love teams ngayon. Raymond! Ay, Sintol! Raymond! Ano sabi mo? Babalik ka ng Santa Elena? Nay, kukunin ko yung titulo para maisan na ako ang bahay at lupa. Para ano? Teka, baka delikado.
handa ako makipagsabi ng nanay. Para kay Isabel, para sa kinabukasan niya. Eh dahil sa ngayon, itulungan tayong paraan para mapasaya kong anak ko ang makapag-aral siya. Paano kung harangin ka ni Anton? Ma'am, ayaw po umalis eh. Gusto daw po kayong makausap. Sige, Manang Pearl. Iwan mo na kami. Anong ginagawa mo rito? Kailangan ko ng pera. Ano ka, bangko? Kapag hindi mo ako binigyan ng pera, sasabihin ko sa mga pulis ang pinagawa mo sa akin. Anong pinagawa ko sa'yo? Na pinasabuyan mo ng asido si Isabel. Sige, magsumbong ka. Tingnan natin kung may maniniwala sa'yo. Gusto mo ko subukan? Ano ginagawa mo rito? Ha? Wala. Napadaan lang. Nakakamusta? Nakakamusta? Sino ka nakamusta mo rito? Ikaw, si Miss Margaret. Tutuloy na ako. Uy, Jimmy. Kinta ba? Uy, pero mag-ingat ka ha. Kasi uso ngayon ang sabayan ng asido sa Santa Elena. Ewan ko. Baka hinahanap si Choling. Choling? Bakit ka naman nahanapin si Choling dito? Eh, baka iniisip niya, alam mo kung nasan si Choling. Alam mo nga ba? Margaret, ano na naman ba to? Ha? Matagal nang wala si Choling dito sa Santa Elena. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin matahimik. Sorry. I don't know, bro. Pero, mahirap paliwanag talaga. Ikaw lang ba't ako nagkaagin ito kay Isabel eh. Wow! Finally! Nabuhayan na yung dugo mo sa isang babae, ha? Bro, botong-boto ako kay Cassandra. Pero wala na siya. Tapos na. And now, nandito na si Isabel. Fight na tayo dyan, bro! But you know what? I think it's more of... She reminds me so much of Cassandra when she was young. Pero bakit, bro? Ilan taon na ba siya? I'm not sure, pero sa tingin ko mga... late teens or early 20s. She's very young. Bro, basta legal age. Okay na yun. Tsaka... wala nang age-age sa love mo yan, ha? Suportado kita dyan. Talaga na, ha? But you know what? There's something mysterious about her. Lagi kami pinagtatagpo, eh. Dati sa Santa Elena. Tapos nakita, eh. Ano yan, bro? Destiny? And di na kita masusuportahan dyan, ha? Baduy na yan. Pero, ano nang gagawin mo ngayon? Aasa ka na lang ba sa destiny? Yan. Sa, oh, William, palagyan na dun sa 1J. Salamat, ha. Teka, bakit nga ba ang dami mong binibili na pinya? Ano pang ginagawa mo sa kanila? Well, madami naman kasi talagang pwedeng gawin sa pinya. Pwede siyang gawing juice. Basta, marami. Pero alam mo, ang namimiss ko talaga yung bukopay mo, eh. Hindi. Hayaan mo. Gagawin kita ng buko pie. Ay, di, pineapple pie na lang. Para mas magaling. Tsaka mas masarap. Seryoso? Marunong kang gumawa? Mm-mm.
Mahilig kasi talaga akong mag-bake. Ang buko pie at saka pineapple pie, parehas lang naman yun eh. Parehas madaling gawin. Hayaan mo, balang araw gagawin kita ng pineapple pie. Talaga ha? Mm-mm. Promise yan ha? Promise. Kasing sarap ng buko pie ha? Mm-mm, mas masarap. Talaga, sige. Bye. Bye-bye. Ka dyan, ha? Ah, La? Oh. Asan po si Nay? Ha? Ano? Naglilinis ang bahay. Diyos ko, yung bata ito, oh. Sa dami niya, ha? Tingin na dyan. Tatatino. Marami pong salamat sa pagsama niyo sa akin sa Santa Elena. Tara na. Kapag sasamahan kita, lalong-lalo na doon sa asawa mo para meron kang kakampi. Dating asawa po, dahil ni katiting na pagmamahal, wala na natitira sa akin para kay Anton. Ang nararamdaman ko ngayon, galit. Sabel, anak. Sabel. Hindi na natin sila naabutan. Wala naman kasi. Bakit niyo sila pinayagan? Kasi naman, anak, para sa'yo yung ginawa ng nanay mo. Para sa kinabukasan mo. Ila, paano kung may masama nangyari kay nanay? Huwag mo naman isipin yung ganun. Ang isipin mo, eh maging maayos yung naging lakad niya doon at nang makabalik siya sa ating agad. Ha? Eh, wala ka nag-anak eh. O ano, halika na. Uwi na tayo. Ha? Ano mag-alala? Halika na. Uwi na tayo. Halika na. Anak, hindi ka na. Tana. Wala ka, magkakalis na si Jefferson ko. Alam ko, Mari. Ang bilis ang panahon. Wala mo na lang siya paaralan. Eh, hindi niya alam paano kursong kukunin hanggang ngayon. Kaya nga, pag-isipan niya munang mabuti. Teka, si Choling ba yun? Si Choling nga ata. Aba, nagbalik ang salong. Kahit anong pagbalabal ang gawin, makikilala ko siya. Nagbalik pa siya. Father, nagugulungan po ako.
Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Makinig ka sa boses ng Diyos sa lahat ng gagawin mo. Kahit saan ka mang pumunta at gagabayan ka niya sa tamang landas. May umuna kita dito. Walang mas nakakaalam sa lahat na nangyayari sa buhay namin. Lord, tulungan niyo po ako. Please, please enlighten me. Sana po tulungan niyo ako. Sana tulungan niyo po ako mag-desisyon. Ano po bang dapat kong gawin? Lord, sana po bigyan niyo po ako ng sign. Yan lang po ang iniingi ko. Bigyan niyo po ako ng sign. Uy, Toray! Si Choleng! Si Choleng nagbalik na! Nakita ko siya! Si Choleng? Oo! Ano itong ginagawa dito? Dito na ulit sinatid ka? Ewan ko! Si Isabel po, kasama po ba nila si Isabel? Tulungan mo ako. Bumalik na si Aling Choring dito. Kailangan natin siya sundan. Nandiyan niya isang kotse sa labas. Samahan mo ako. Nasisiraan ka na ba ng bayad? Tatakas natin yung kotse para puntahan si Aling Choring? Tol, please, makinig ka muna sa akin. Bago ako pumasok ng seminaryo, kailangan kong gawin to. Nagdasal ako sa Diyos. Sabi ko, bigyan niya ako ng sign. Paglabas ko ng simbahan, narinig ko nandito na si Aling Choling. Tol, ito na yung sign! Tol, delikado. Raymond, ano ba? Si Mama. Wala akong pakialam. Di ba sabi mo, tutulungan mo ako? Di ba sabi mo, babawi ka? Tol, ito na yun. Ito na yung sign. Ito na yung sign. Raymond, ito na yung pagkakataon. Hindi, tara, tara, alis na tayo ngayon, ha? Sige, sige, tulak natin yung auto. Baka mauli tayo ni Mama kapag na-start natin. Sige, sige, sige.